Minsan naisip ko, hindi ba pwedeng maging nanay at tatay si Marlon at si Patty na hindi laging magkasama? Pwede naman, di ba? Pwede naman magpakatatay si Marlon na akong kasama. O si Patty, hindi ba siya pwedeng maging nanay na ikaw ang kasama? Lea, magkaiba yung sitwasyon natin eh. Girlfriend ka na ni Marlon. Well, maybe the waiting time is over, Harold. Ba't hindi mo tanungin si Patty kung ano ba talaga kayo? Kasi hanggat hindi ka nagiging official, you will always be the suitor na walang karapatan sa buhay niya. Walang say, walang opinion. Yun ba yung gusto mo? Bakit oh, gising pa kayo? Anak, hindi kami makatulog. Iniisip namin si Robin. Kamusta na ba yung apo ko? Hindi pa rin ho maganda yung lagay ni Robin. Shko, delikado ba sakit niya? Sa totoo lang ho, naibilin medyo ho eh. Kaya ho kinakailangan din siyang i-ICU. Pero huwag ko kayo maglala, magaling ho yung doktor niya, si Dr. Reyes. Nakatutok naman ho siya kay Robin. Paano, Pat? Una na ako. Naibilin, salamat ho ah. Naku, Wally. Teka lang. Aba, anong oras na? Magpalipas ka na muna rito. Dito ka na matulog. Oh. Usap kami ni Lea kanina eh. Tungkol sa'yo, kay Marlon, tungkol sa kanilang dalawa, tsaka tungkol sa atin. Alam ko sinabi ko dati na I was willing to wait. Pero I just want to know, well, to clarify actually. Remember nung renewal of vows ng parents mo? We were talking about us. Alam mo, sana pwedeng mag-fast forward yung oras na. Fast forward saan? Sa time na bayaw number 2 na talaga ako. Paano kung mangyari nga? Gusto ko lang sana malaman ngayon kung ano na yung status natin. Robin is responding well to the dialysis. Yeah, but still, we need to monitor him just in case na mag-fluctuate ulit yung BP niya. Thank God. Pero Doc, do you think within this week makakalabas na po si Robin? Well, tignan natin, pero mas makakabuti siguro kung dito muna siya. So siguro we'll move him muna sa regular room. You know, maybe we should just keep him here in ICU. Diba? Paparenovate ko muna yung room niya sa bahay. Mr. Smith, hindi naman natin kailangan baguhin yung environment ni Robin, no? We just need to make sure na malinis ito. Ah, ganun ba? Eh, kung lagi naman siya i-dialysis, let's just buy a dialysis machine. Wait, hold on. No, it's too expensive. Plus, it's really not advisable. Kung gastos ang iniisip mo, spare no expense, diba, hon? Gagawin natin ang lahat para gumaling ang bata. Well, that's exactly what we're doing here, Mr. Smith. Kung ano yung best para kay Robin. And frankly, hindi kailangan yung mga sinasabi mo. Look, Dr. Reyes. Han, can you just please stop? Mas marunong ka pa sa doctor? He knows what he's doing. We should listen to him. Han, ang iniisip ko lang, ang kalusugan ng pamangkin mo. Oh, really? Yun ba talaga ang iniisip mo? Or baka iniisip mo kung paano tayo mag... Now's not the right time. Aalis na po ako eh, kasi pinapapunta na ako ni Natalia sa ospital. Ang sabi po niya eh, aalis na sila eh, magpunta na daw ako dun. Totoo ba yan, anak? Teka, naninibago ko dyan sa Natalia yan eh. Totoo ba yan? O, baka naman mamaya may binabalak na naman yan. Eh, hindi naman ho siguro, Nay. Kasi nung nag-usap naman kami ni Natalia, sincere naman siya nun. At nararamdaman ko yung malasakit niya kay Robin sa pag-aalaga niya.
Alam niyo, okay naman talaga si Natalia. Totoo. Iniiwas lang niya na malaman ni Peter para wala nang gulo. Yan, yan, yan. Alam mo, pakiramdam ko, yung si Natalia na yan, naiimpluwensyahan lang niya nung asawa niyang si Peter eh. Siguro nga po. Kasi, nung bago siya umuwi dito, bago niya suyuin si Natalia, okay naman si Natalia nun eh. Dahil kayo ni Zeki, okay lang ba kayo? Opo, okay. Paano mo na si Kuya Ato ba? Si Kuya Ato. Sus, Shiela. Kahit hindi sa akin sabihin ng Kuya Ato mo. Alam ko yun. Alam ko yung mga ganyang galawan. Uy! Ha? Normal lang yun. Talagang ganun. Basta ang importante na kapag-usap kayo at nagkakaayos din. Oo nga, Kuya eh. Ang hirap-hirap pala ng in a relationship status. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, hindi ako makakonsentrate. Nakakaloka. Ay, ngayon naiintindihan ko na talaga yung nangyari sa inyo noon. Baliw. So, Yaya Lena, here's what's gonna happen. Here's the deal. Ilalabas si Robin later, and then kami ni Peter, we're gonna go home to rest. And then si Patty, darating siya. Darating si Patty? Well, yeah, dadalawin niya si Robin. Pero don't tell Peter, okay? Because he doesn't know. So, Yaya Lena, zip your mouth. Alam mo ba kung anong gagawin ko sa una kong paycheck, love? Magli-leave ako. Agad? Dadaling kita sa Japan. Magdi-Disneyland tayo. Tapos sa Universal Studios? Ang saya niyan, pero hindi ako sasama. Hindi ka sasama? Bakit naman? First sweldo mo yan, love. Dapat yung tinitreat mo, mami mo, daddy mo, si Lolo Marshall. O, sige na nga. Ikaw na lang sa second sweldo, okay? Pero ayoko sa ibang bansa. Masyadong magastos. Bakit? Ako naman ang gagastos, ah. O, kahit na, ayoko. Saan mo gusto? Bohol, Boracay, Palawan. Batanes? Ang mahal kasi ng ticket sa aeroplano, love. Dito lang muna tayo sa tabi-tabi. Mag-out of town tayo pag may work na ako. Para share tayo sa gastos. Lolo Belen, Lolo Loli. Apo, nandito kami. Belen, Belen, ano ba? Lolo Belen, what's wrong po? Wala, Robin. Sobrang na-miss lang kita. Dear Mr. Domingo, it is with great pleasure that South Curves Food Corporation, we are looking for fresh graduates who will be part of our elite team of marketing specialists. We only hire the best from selected universities. Being in the top 10 of UDM batch, as one of the leading food chains in the country in this regard, we would like to offer you, hoping to hear from you soon. Is this for real? South Curves Food Corporation just offered me a job. Yes! Yes! Pero, teka, di ba sabi mo hindi ka nag-apply sa kanila? Hindi, nakasabi naman dito. I was referred to by UDM mismo. Wow! Ang galing mo! Ang galing mo! Nanay, namamatay na po ba ako? Anong mamamatay? Anak, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Kasi po, umiiyak po kayo pag nakikita po ako. Bilin, bilin, ano ba? Kanina po si Yaya Lena umiyak din. Tapos si Lola Bilin. Hindi ka mamamatay. Pero, hindi rin ako magsisinungaling sa'yo. Kang sakit. Tapos, medyo mahirap para gumaling ka. Medyo delikado. Pero hindi ka mamamatay. Hindi kami papayag ng tatay mo na mamatay ka. Promise. Yan si Romel Maranan. Isa yan sa mga nabiktima ni Francis Villanueva. Kinontak ko na yan at willing siya makipag-usap sa atin. Pwede ba ngayon? Pwede. Bakit nakalabas yung passbook ni Robin? Nag-withdraw ka ng 1 million pesos? Para saan?
dineposit mo sa account ni Francis, no? Natalia, talagang hindi kayo makapaghintay? Not now, okay? No! You need to explain to me what this is for. Dahil ako ang magbibigay ng financial report, ako ang mag-explain. So you tell me, what is this for, Peter? Para sa birthday party mo. Birthday? One freaking million pesos? Are you crazy? Wow! Wow! Paano ko i-explain sa court na magpapaparty ako habang may sakit yung pamangkin ko? Nag-iisip ka ba, Peter? Ano bang pumapasok dyan sa kokote mo? Nag-iisip ka pa ba? Shut up! Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo! Sa kanila ko pinagawa yung SUV ko dati. Pero ang sabi ni Mr. Villanueva, nakarnap daw. Kasama nung tatlong SUV na kasabay kong nagpagawa. Meron pa nga daw silang pruweba eh, habang ninanakawan. Nakuha ng CCTV lahat ng mga pangyayari. Pinaniwalaan ng pulis? Maraming mga witnesses eh. Armado yung mga carnappers, mga professional. Malinis ang mga ebidensya nila. Pati nga insurance, napaniwala eh. Pero ako, hindi ako naniniwala. Kasi, after 2 years, meron na namang nakawanan na ganap. Modus nila yan eh. Kaya, huwag kang magpapagawa sa kanila. Anong nangyari dun sa kaso? Dismissed. Ang hinala ko, inabayarang judge. Magaling sila, Mr. Ilaban. Malinis trumabaho. Sindikato yata yung mga yan eh. Ang balita ko, hindi lang si Mr. Villanueva ang nagpapatakbo ng negosyo nila. Mag-iingat ka. Marami sila. Sindikato. May bago ba ang kasosyo? May pumunta rito nung nakaraan. Hinahanap yung business partner niya na si Peter Smith. Eh, sino daw siya? Hindi siya nagpakilala, boss, eh. Babae? Lalaki, boss. Matangkad siya, moreno. Basta malaking tao siya, boss. Ba't sila nanay tatay kumuna? Hindi pa. Pinag-withdraw ko lang muna. Oh, huwag mo silang pag-withdrawin. Magkano ba kailangan? Hindi na. May pera pa naman ako. Yes, but nakalive ka. Puro palabas yung pera mo. Walang pumapasok. Sige na. Ito, okay na ba ito? Marlon, hindi. Okay lang. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi na rin naman tayo mag-asawa na basta-basta na lang kukuha ng pera sa'yo. Eh, parang naman ito kay Robin eh. Kahit na. Ano na lang sasabihin ni Leia? Hindi rin magandang tignan talaga, Marlon. Ate. Po. Tinawagan ka na ba ni Natalia? Parating na raw sila ni Peter. Kumain lang, saglit. Sige po. Salamat. Anak, kailangan lang namin umalis, ha? Naiintindihan ko po, tatay. Basta, anak, yung napag-usapan natin, ha? Hindi sasabihin kay Tito Peter na nagbabantay kayo. Pero nanay, tatay, bakit po ba kailangan pang i-secret sa kanya? Wala namang mali sa ginagawa niyo. Eh, iwas gulo lang, ha, anak? Okay po. Ingat po kayo, ha? Akala ko po ba may date kayo ni Kuya? Ah, nagkagulo yung schedule kasi may pinuntahan siya kasama yung investigate. Yung kaibigan niya. Kaya late na siya nakapunta kay Robin. So, dito lang kami magkikita. Hindi ka na sumama sa ospital? Eh, kasi dalawa lang naman ang pwede dun sa ICU. Sila ni Patty. Since hindi natuloy yung date niyo, ate, pwede natin ituloy dito. Dito kayo mag-date. O, edi pagluto natin si Kuya. That's so sweet, Shiela. Thank you. You're welcome, ate. Actually, I have a better idea. Ano yun? Paano kung mag-double date na lang tayo? Buong araw na tayo magkasama. Tsaka baka maabala pa natin sila. Hindi, okay lang. Game. Ilalabas ko na lang muna yung sasakyan. Tay, ano po nangyari? Ayaw mag-start. Ayaw ho. Tignan ko yung makina. Yan naman, hindi ko ata na pa-check up yung makina kanina eh. Ayos naman yung battery ah.
Makotay. Eh, sunog yung spark plug eh. Ay, pambihira. Ganto na lang, Tay. Iwan nyo dito, ipapataw ko sa mga tao ko, tapos ihatid ko na lang kayo sa Bulacan. Sige. Ay, naku, huwag na anak, huwag na. Hindi na, Marlon, magko-commute na lang kami. Pero sige, tawagan mo sila ato para sa tulong. Eh, paano kayo? Hindi na, Marlon. Sobra-sobra na ang abala sa'yo. Kami nang bahala sa mga sarili namin kung paano kami uuwi. Kung gusto mo, hatid mo kami hanggang labas. O kaya hanggang dun sa saan kang may kakain. Gutom na kami. Tita Natalia. Hmm? Bakit ka pumipasa sa mukha? Funny story, Robinkins. Kanina, antok na antok ang tita mami mo. You know, dahil inalagaan ka niya last night. Dahil sa sobrang antok, nadapa siya sa CR. Libahan? Yeah. You know naman, tita mami is so clumsy. Yeah, that's what happened. Just gonna make a call, ah. Sige, Han. Are you ready? Oh, here's the first tubo. Big up. Sarap ba?